sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! Unahin na po natin itong mga Bicol congressman. Bicol Solons call for end to Senate inquiry into People's Initiative. Now, bakit po nila tinututulan, no? The current Senate hearings on PI process initiated by private groups long yearning for charter change in which the House of Representatives and its leadership have surprisingly and unfortunately become the subject of inquiry. Okay. So, naging subject daw po ng inquiry yung mga taga-House of Representatives, yung mga congressman. Contravene interparliamentary courtesy and risk of undue interference by members of one chamber in the official acts of legislators belonging to the others. Okay? No? So, sinasabi po nitong si congressman, sino ba tong congressman na to? El Rey Villapuerte, no? Na sana tigilan na ng Senate dahil wala na siyang yung interparliamentary courtesy, no? Magkaiba po yung house. Ah, 'di ba? Sinasabi po ni Villapuerte na bakit tila yung tinutumbok ng inquiry ng Senate yung mga congressman. Yun po lumalabas eh. Yun po ang lumalabas, no? Ang nagsasalita yung mga tao. Pumirma po kami, sino nagpapirma? Si ganun po, kaninong tao 'yan? O doon tao po ng congressman. Okay. Yun yung sinasabi namin eh. Hindi talaga po pwedeng hindi kayo ma-involve. Kasi ang problema po, pasensya na kayong mga congressman. Alam na po ng lahat ng tao na may involvement kayo dyan. Eh. Alam niyo, hindi nyo naman maluloko yung mga Pilipino. May social media na po. Eh. No? Yung mga sinabi nyo noong December, inuulit lang namin. Gusto nyo ulitin ko yung mga sinabi ng mga congressman noong December. He emphasized that the investigative actions of Senate against members of the House breached the mutual respect and civility expected in the bicameral setup of the Philippine Congress. So ang gusto niya po ay magkaroon po sila ng paggagalangan, di ba? Igalang niyo naman yung mga congressman kasi kami dinidiin niyo. Yun yung gusto niya sabihin. Eh. Pinalalabas ninyo na kami yung may kasalanan, di ba? Okay. The call to halt the Senate's investigation reflects the House's desire for a collaborative effort to enact significant economic reforms. Okay. 'Di ba? Ang ganda ng sinasabi nila kung 'yan lang po yung sinasabi nila. Pero 'wag na po tayo magkunwarian. Ano po yung sinasabi kong 'wag magkunwarian? Congressman El Rey Villapuerte. Sa People's Initiative na pinapipirmahan ninyo, ang mangyayari po kung 'yan po ay mapapatupad, halimbawa po magbabago tayo ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon dyan sa pinapipirmahan na kumakalat ngayon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang dati separate voting bicameral, no? Yung Senate, sabi nga ni Senator Amy Marcos, kahit pagpapalit lang ng kalye. kahit pagpapalit lang po ng kalye. Separate po yung voting. Ibig sabihin, iba yung boto ninyo sa Kongreso, sa House of Representatives. Iba naman yung boto nila sa Senado. Kasi konti lang sila eh. 24. Di ba? Tapos kayo 300 plus. Ang gusto ninyong mangyari, ang gusto mangyari ng PI, gawing isa na lang ang boto. So yung isang senador na binoto ng 15 million, yung pinaka mababa, ay binoto ng 15 million at ang isang congressman na binoto lang sa kanyang distrito, no, na 200,000, parehong isa lang ang boto. Sa tingin niyo po ba makatarungan 'yun? Ah, 'di ba sinasabi po ninyo na dapat igalang ng Senado yung Kongreso.
Samantalang yung People's Initiative, no, na malabas na po ngayon ang katotohanan, kayong mga congressman ang may pakana, ay tanggalan ninyo ng power actually yung Senado. Very powerful yung Senado. Binoto yan ng Pilipinas. 24 lang sila na binoto. Kayo po, binoto separate voting. No? Magkaiba yung boto ng Senado at saka Kongreso. Bakit po magpapapirma kayo na isahin na lang yung yun po ang nakikita namin na mas walang paggalang sa Senado. Magiging katumbas na lang sila yung boto nila ng isang Congress. No? Kayo po yung nagpakita ng kawalang respeto sa Senado. Tignan niyo po yung sinasabi na, no? Ng inyong speaker. Inuulit-ulit natin. Wala kayong pakalam sa People's Initiative. Magtrabaho kayo. Wala raw pakialam. Bakit hindi niyo pinapakialaman yung People's Initiative? Ilan lang po yung pipirma sa People's Initiative. Tapos yun na masusunod. Sila po binoto po ng pangkalahatan. Tapos ang masusunod, yung 3% lang per district na nagsasabi na isa na lang ang botohan. Hindi po po-uubra yun. Okay, punta na po tayo rito sa pangalawang nating topic. Ito pong ating pangalawang topic, nung nakaraan, tinalakay po natin kahapon, nagbigay po ng pahayag itong UN rapporteur, no, si Ms. Khan. Ano ba pangalan ito ni Ms. Khan? Nakalimutan ko. Lagi ko nakakalimutan. Elizabeth ba? Ha? Ayan po. Ayon po sa kay Ms. Khan, ito yung ano niya. Ito yung gist ng kanyang pinaglalaban. Eh, no? Dahil daw ngayon ay mayroon ng nagsisimula na yung proseso ng peace. Yung peace process. No? Nagkakaroon at proud tayo ng peace talk. Irene Khan pala. Okay. Si Irene Khan, pumunta po siya rito, UN rapporteur. Hindi ko po alam kung sino nag-imbita sa kanya. Malamang isa dyan sa mga kalaban ng gobyerno nag-imbita dyan. No? Tapos, aral-aral, ito po ang na-realize ko. Eh, no? Pinag-report niya, kasi UN naman siya. Eh. Di syempre, kagalang-galang naman. Kaya po may mga sapaw sa ulo pupunta sa Pilipinas para magkaroon sila feeling la very powerful sila. Kasi sa ibang bansa hindi nila pwedeng gawin 'yan. Hindi niyo ba nakikita? Pupunta sila dito, didiktahan yung ating gobyerno kung ano yung trip nilang gawin. Okay. Ito po, pinag-aralan niya, kinuha niya yung mga panig. Sabi nga ng mga NTFLK, puta, binigay namin sa kanya ang lahat ng accomplishment ng NTFLK. Ano po ba yung NTFLK? Pinaliwanag daw nila. Ano yung tagumpay? Ano yung whole of government approach? No? Bakit wala na pong insurgency sa maraming lugar? Insurgent free na? Dahil po yan sa NTFLK. Ibig sabihin, pinaliwanag nila, nagbigay sila ng mga patunay, mga ebidensya, no? Kay Irene Khan. Na ito po yung ginawa ng NTFLK para po matapos yung 55 years naming problema sa insurgency. In fact, sinasabi nila, ito yung pinakamatagumpay, no? Pinakamatagumpay na proyekto ng gobyerno laban sa insurgency. Pinaliwanag daw nila, ang tiyaga nilang magpaliwanag kay Irene Khan. Kaya nagulat sila nung anlaman ng rekomendasyon ni Irene Khan ay buwagin yung NTFLK. At ang hindi pa katanggap-tanggap ayon dito sa mga taga-NTFLK, pinaliit ni Irene Khan yung NTFLK na mga red tagger lang. Yun lang po, parang ang papel lang po ng NTFLK mag-red tag lang. Nawala na po yung mga nireport nila. Ang pinakinggan po yung mga nagsasabing nired tag sila. Tapos ang rekomendasyon na kagad, buwagin na yung nagre-red tag na NTFLK. Ano po ang nakakatakot dito? Ang nakakatakot dito, kung si Tatay Digong po ang presidente, mumurahin lang yan. PI ka. Huwag ka nang babalik dito. Irene Khan. Tsaka Khan. Huwag ka nang pupunta rito.
Huwag kayong makialam sa amin. Di ba? Nilulutas natin yung problema natin. Wala po silang tulong na binigay laban po sa insurgency. Kusa po tayo, mga Pilipino, naglulutas ng sarili natin problema. Tapos papasok sila dito, may preconceived notion na sila. Tanong nyo nga po, bakit po narito yan? Ano yung purpose niya? Ngayon, alam na natin kung ano yung purpose. Ngayon, ire-report niya po yan sa UN. Ano po yung ire-report niya? Yung NTFL-CAC ay nagbabiolate ng human rights dahil nagre-red tagging. Yun po ang pangunahin niya, kaya pinabubuwag niya. Unfair po ba yung mga dayuhan? Unfair yung mga dayuhan. Di ba? Kasi iba po yung kultura nila. Sa kanila, binibaby po lahat. Lalo na kung European, taga-UK yata yan. O, hindi ko... Unahin na po. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.